Ay po ay manalangin. Can we close our eyes and let's bow our head. Taas po natin ating mga kamay sa oras na ito. Salamat po, O Diyos. Sige po, personally, kayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa inyo. Mga bagay na imposible, ginawa niyang posible. Tumaas man ang bilihin, yung kasolina ay ganun din. Talagang nakakalula ang halaga. Pero ganun pa man, still the Lord provides, sinusustain tayo ng Diyos. Kaya daming dahilan for this morning, not just to sing, not just to praise and worship the Lord, napakadaming dahilan para magpasalamat sa ating buhay na Diyos. Come on, open your mouth, pasalamatan natin ang Diyos. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon, O God. Naalala namin ang iyong kabutihan. At sa oras na ito, O Diyos, sa aming Lord, patuloy na pag-aaral lang yung salita, Panginoon. Buksan mo aming isipan, buksan mo aming puso, Panginoon, O God. And at the same time, O Lord God, thank you, Jesus. Let your Holy Spirit flow in this place. Hayaan mong hawakan ang aming mga puso, ang aming isipan, O God. Baguhin ang buo namin pagkatao, Lord. Hindi kami kontento na ganito lang ang level ng spiritual namin, Lord. Gusto pa namin mas mag-grow, mas makilala ka, mas tumibay ang aming faith every day. Kaya, Lord, patuloy kaming magiging uhaw, gutom sa iyong salita, O God. Kaya salamat po sa iyo ngayong araw na ito, Panginoon, O God. Hindi kami uuwi, O Lord God, na talunan. Hindi kami uuwi na parabang nalugi kami, Panginoon, kundi uuwi kami, Lord, pinagpala at buong buo. Kaya maraming salamat po sa oras na ito. Ito po ang aming samot na langin ng lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na malakas na. Amen! Bible. Sana may Biblia tayong dala ngayong magang ito. Luke chapter 18. Verse 9 to 14. Ayan. Luke 18 verse 9 to 14. Di ba kayo excited? Isang buwan na lang, mag-anniversary na tayo. Di ba? Grabe, 16 years. Di ba? Parang kailan lang, no? 16 years na pala tayo, pambihira. Luke 18, verse 9 to 14. Ano ba ang sabi dito ni Lord? Magandang umaga din sa mga online viewers natin na nandyan. Ayan, pakatype naman sa comment sections below. Ayan, gandang umaga kapatid, ganun din. Pakasabi sa katabi mo, ang gwapo at magganda. Baka nakakalimutan natin yung mga online viewers natin. You know? May mga international tayong mga members. You know? Wow, international, di ba? Hanggang outer space meron. Why not, di ba? Pero ayan, ayan. So, yes, ano ba tayo? Wala na tuloy ako. Luke 18, ayan, verse 9. To 14. Basahin natin. Parable ito. Parable. And si Jesus mismo yung nagsasalita dito sa babasahin natin scripture. To some, sabi niya, who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else. Jesus told this parable. Ayan. Pinakita niya na halos yung gusto niyang ipunto dito sa parable na kanyang sinasabi. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. Verse 11, the Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you. Nagpasalamat naman. No? God, I thank you that I am not like the other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. No? Sabi niya, and I fast twice a week and give a tenth of all I get. Parang almost a perfect life, di ba? Kung isa kang Kristiyano. No? But dun sa verse 13, but the tax collector stood at a distance, siguro bandang likuran, no, he would not even look up to heaven, hindi siya makatingin sa langit, sabi nga, but beat his breast and said, God, had mercy on me, a sinner. I tell you that this man, sabi ng Panginoon, rather than the other, went home justified before God, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Palakpakan natin yung pagkabasa ng salita ng Diyos. Si Jesus, pa nagsabi ng parable ito, isa lang ang gusto niyang sabihin. Gusto niyang kumonekta kagad sa puso ng mga hearers niya. No? Magaling magturo si Jesus. No? Sinabi nga ni Nicodemus, no, kinikilala talaga siya as a great teacher. No? Talagang magaling siya magturo at gumagamit siya ng maraming mga illustrations, stories, and even parables para ma-connect yung message sa kanyang mga hearers. No? Even kahit dun sa mga nag-o-oppose sa kanya, wala rin siyang sawang nagtuturo. No? So this parable is rich with spiritual truth.
punong-puno po ito ng spiritual na katotohanan. It contains the very essence of the gospel of Jesus Christ. No? Sa panahon na parang halos lahat ng tao, tingin nila ay okay sila. No? Parang pag sinabi nating okay, yung parang wala namang mali sa akin eh. Parang wala akong makitang problema sa akin. Parang something bang ganun, no? Sa panahon na parang halos lahat ng tao, sa tingin nila okay sila sa harapan ng Diyos, as long as ang sabi is, hindi naman ako katulad ni ganito, hindi naman ako katulad ni ganyan, eh parang masabi natin na okay ako. Ayan, no? So ang title ng usapan natin ngayong umagang ito, no, is Standing Right with God. Standing Right with God. So yung tamang posisyon sa harapan ng ating Panginoon. So kung maglalabas tayo ng standard measure, ayan, standard measure, no? Paano ba natin susukatin yung pagiging okay natin sa Panginoon? Diba, alam mo, pag hindi ka okay, diba? Pag hindi ka okay, hindi ka makangiti, diba? Alam mo na, okay ka lang, okay lang. Okay, ganong tipo eh, no? Alam mo, hindi ka okay eh. Pero yung iba, mahirap, kapag nakikita nila yung sarili nila na okay sila, kasi na i-compare nila yung sarili nila dun sa ibang taong mas, alam mo yun, mas senior pa kesa sa akin eh. Ngayon, kapag naglabas tayo ng measurement o standard measure, kung paano ba tayo mahikitang matuwid sa harapan ng Panginoon, ano yung gagamitin mong measurement? Diba? Ano yung pinaka-standard measure na gagamitin natin? How God see you? Kung paano ka ba nakikita ng Diyos? O how you see others? O kung paano mo nakikita yung iba. Ganito yan. If you see yourself, how God see you, meron kang full understanding ng gospel. Kasi kapag sinabi mong gospel, yung good news, itinuturo ka agad sa atin yan, hindi pwedeng hindi mabanggit yung Romans 3.23. Yung for all have sinned and fall short of the glory of God. So kapag ang measurement na ginagamit mo, sa pagtingin mo sa sarili mo, kung talaga nasa tamang position ba ako sa harapan ng Panginoon, at pag ginamit mo yung measurement na kung saan, kung paano ka nakikita ng Panginoon, wala kang ibang makikita sa sarili mo na lahat ay nagkasala, lahat ay nagkamali, lahat ay hindi nakaabot sa biyaya ng ating Panginoon. Alam mo sa sarili mo, makikita mo sa sarili mo na walang glorifying sa iyo. Kahit yung pera mo is ka-glory-glory o yung position mo or your power, ay hindi po mai-impress ang ating Panginoon dyan. Na kahit yung pinakamamahaling suot mo o pinakamagandang brand ng damit na suot mo, hindi yan lahat ng yan ay magmimistulang basahan lang. Parang nung nakaraan lang, may napanood po kaming isang vlog. Pambihira, merong isang malaking parang grand ball ng isang magazine sa Pilipinas. And isa sa mga umaten doon sa pinaka ano nila grand ball, parang ganun. Nakakagulat yung isang celebrity na nandoon. Alam niyo yung halaga ng coat na suot niya is worth 11 million pesos. Oo. Hulaan niyo kung anong tatak. Blue Corner. From Quiapo. Hindi. Bigla kayo na. Kasi nakatingin ka, ano kayo? Tatak sa Bible Corner. Ano? Hindi, ang tatak niya, Gucci. Ayan, Gucci. Ayan. May maraming Gucci dito sa palengke. Ano yan? Peke yung mga yan. China yan. Pero ang Gucci, may Gucci ka, Versace, ayan, aba, Chanel. Ayan. Pagdating naman sa bag, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ayan, mga mamahaling mga bag talaga. Mga luxury bags, luxury na mga luxurious brand na 'yan, no? So yung isa sa mga suot niyang coat is 11 million. Eh yung isa niyang kapwa celebrity, nakakatuwa, no? Parang gino-joke lang siya. Ay, pa-arbor naman 'yan. Alam niyo ba, right then and there, pina-arbor niya yung worth 11 million na coat na Gucci sa kanya. Ang galing na nakakatuwa. Pero kumbaga, kung titingnan mo, it's a waste of ano eh. Diba, ang laking kaaksayahan. Eh kung may 11 million ako, eh baka mamaya magsanggyup tayo lahat, ilibre ko kayo, 'di ba? Bakit hindi, 'di ba? Eh kung sobra-sobra pa 'yon, 'di ba? Ibigay ko lahat yung 10,000 sa inyo, 'di ba? Gusto niyo ba yung ganoon? Parang ganoon eh, no? So kung may 11 million tayo, tapos ipapatayo natin itong, extend natin lahat ng satellite natin, ipatayo natin, lagyan natin ng elevator yung mga satellite, escalator, di ba?
diretso na hanggang langit para, di ba, lahat ng members, di ba, parang tayo, lagyan natin yung mga satellite churches natin. Kung may 11 million ka, maniwala kayo, may Versace na mineral water. Sa Dubai, yung isa sa mga pinakamahal na hotel, Burj Khalifa. Tama ba? Ayun, Burj Khalifa. Maraming mga mayaman na ano doon, guest doon. Yung ibang mga talagang mga super yaman na billionaire na mga guest doon. Pag magbubook yan, tatanungin nila, ano yung tubig nyo dyan? Hindi pwede yung Absolute Wilkins doon. Oo. O yung Nature Spring na hinahalo doon sa may kanto sa gilid, di ba? Hindi pwede doon. May Versace na tubig. May Gucci na tubig. Maniwala po kayo sa akin. Iniisip ko, ano kaya ang pakiramdam nun? Pag ininom ko kaya yun, tanggal lahat kaya yung toxin sa katawang ko, di ba? At nakakapayat kaya yun, you know? Pero meron ganun. Actually, ang laking ano, you know, nakakagulat yung halaga na maraming bagay sa mundong ito, no? Tulad nung pinag-uusapan natin ngayon. Pero sa totoo, sa harapan ng Diyos, kung makikita mo kung paano mo minimeasure yung sarili mo, lahat ng mga bagay na iyan ay hindi talaga mapapahanga ang Diyos. Never siyang mai-impress sa mga bagay na iyan. Itong parable na binabasa natin is to highlight and expose kung saan pa talaga dapat tumayo tayong mga Kristiyano, whether sa loob o labas ng iglesia. So makikita natin sa storya, there were two men in the temple. May dalawang lalaki sa loob ng templo. They represent two class of people. Andun, binanggit yung Pharisee. Si Jesus, kapag pinag-usapan yung Pharisee, hindi siya nagpepreno eh. Hindi siya nagpepreno. Ang Pharisee kasi, automatic, or the Sadducees, yan ang mga religious leaders at their time, laging synonymous yung pagdating sa self-righteousness eh. So hindi pumipreno si Jesus, kumbaga hindi siya nagtatago or nagba-blind item kapag pinag-uusapan sa parable niya yung mga self-righteous. Gumagamit kagad siya ng direct word patungkol at direkta sa mga Pharisee. So pinakita dito sa kanyang parable na may dalawang klase ng two class of people is the Pharisee and the tax collector. The Pharisee, mga self-righteous iyan. Napaka-flawless ng life niyan. Wala kang makikitang mali dyan sa mga taong iyan. Hindi mo pwedeng batuhin ng kung ano-anong accusations iyan. No? Kahit i-bash mo pa sa social media yan, wala kang makikita talagang pagkakamali. Hindi mo mapuprove na sila ay mali. Not unless makita mo o i-expose ni Lord yung self-righteousness nila. At yung tax collector na kumakatawan sa mga makasalanan. Kasi ang tax collector sa kanila, kapwa nila Israelite, ganito yan eh.